Yun, success yung unang subok natin. Uy, yan o, gandang gagamba yan, guys. Sana uminom siya. Uy, hindi rin. Bakit hindi mo ininom? Ang gatas, masarap pa naman yan kasi birch tree. What's up mga ka-feeders? Welcome back to our channel, Feeding Frenzy TV. Ngayong gabi ay susubukan natin na magpakain o magpainom ng gatas sa ating mga gagamba. So tara guys, samahan nyo ako. So ito lang pala yung kakailanganin natin guys, no? Meron tayo ditong isang maliit na plastic kasi dito natin itatransfer yung kaunting gatas na ating ipainom sa ating mga gagamba. Meron din tayo ditong bulak o cotton kasi dito natin i-absorb ang milk para mapainom na natin sa ating gagamba. Himahimayin na natin to tsaka ibababad sa gatas at pwede na natin itong ipakain o ipainom sa ating mga gagamba. So ayan na po guys, itatransfer na po natin dito sa maliit na lalagyan ang gatas. Kaunti lang yung ilagay natin para sa ating mga G. Sakto na siguro yan, no? Isang kutsara. Kasi ito, iinumin ko to. So ayan, tabi na muna natin to. Ito lang base sa nakita ko sa YouTube, yung mga ibang videos. In the previous years, ito lang yung ginagawa nila kapag sila ay nagpapainom ng gatas sa kanilang mga gagamba, no? Actually, tingin ko pwede rin yatang dito sa stick eh. Parang ganito lang, oh. Tapos pag may makuha ka ng isang patak ng gatas, pwede mo na itong idiretsyong ipainom sa gagamba mo. So, yan lang. Yan yung second option ng pagpapainom ng gatas sa gagamba. Pero ito talaga yung proper para mas madali siya at mas ma-enjoy ng gagamba natin ng gatas nila, no? Sinisip-sip nila dito sa bulak o cotton. So babad lang natin ng ganyan at pwede na natin siyang ipainom sa ating gagamba. Sige. So, ito na, susubukan na natin ipainom sa ating gagamba. Uunahin natin tong tigrihan natin. Ayan. Subukan natin siyang painumin ng gatas. First time ko palang magpainom ng gatas guys, no? Sinusubukan na natin. Sana gumana siya. Ito na guys. Yun, parang busog. Subukan natin ulit. Dapat maliit sana to eh. Medyo nalakihan ko yung pag ano ng bulak. Hindi niya iniinom. Sige, try natin sa iba. Subukan natin dito sa Red King natin o pulahan ng gagamba. Sana uminom na siya, no? Ayaw. Napakain ko na lang kasi ito kanina eh. Busog pa yata ito. Huwag na natin pilitin. Subok pa tayo dito sa... Uy, ano? Ang gandang gagamba yan, guys. Sana uminom siya. Babad natin para mas kumatas.
Uy. Hindi rin. Bakit hindi mo ininom? Ang gatas. Masarap pa naman yan kasi birch tree. Subukan naman natin dito sa Black Knight guys o itima na gagamba. Kakapanganak niya nga lang pala nung isang araw. So sana iinom siya. Ito na. Tinalikuran eh. Kainis. Ang late kasi nalalagyan natin, no? Umarap ka sa bulak. Ayun, nakaharap na siya. Sana inumin niya na to guys. Lapit pa natin kaunti sa kanyang pangil. Kasi pag gutom to sila guys, kadalasan nakikita ko dun sa internet, sinisip-sip nila kaagad eh. Yan. Ayun. Sinipsip na. Kita nyo ba yan, guys? Yun. Success yung unang subok natin. Sa wakas, na-try ko na rin magpainom ng gatas sa isang gagamba. Hindi ko pa kasi ito na-try. First time ko pa to. Yun, gusto niya ang gatas. Nagustuhan niya ang lasa ng gatas. Parang nilalasahan niya muna. Hindi niya muna kinagat yung ano, yung bulak. Yan, pero nakikita niyo gumalaw na yung pangil niya, so parang nakasipsip na rin to siya ng kaunting gatas, guys, no? Subukan natin yung gagambang mais. Kasi kakapanganak lang din nun, nung isang araw lang din. Parang magkasabay lang yata sila nitong itiman. Bakit nga ba natin sila pinapainom ng gatas? Ang gatas nga pala, guys, ay mayaman sa protina at calcium na siyang tumutulong para maging malakas ang resistensya ng ating mga gagamba at hindi sila madaling manghina, lalo na kung sila ay sinasabak sa labanan. Pero nag-i-enjoy muna pala ako dito guys. First time ko pa kasi itong makitang uminom siya ng ano eh, ng gatas. First time ko rin itong nagawa na magpainom ng gatas. Ganito lang pala. Ayun, sinipsip niya na. Kinagat niya na yung bulak. Okay. Balik na natin siya. Subukan naman natin yung gagambang mais na kakapangitlog niya lang din nung isang araw. Ito rin yung itlog niya guys, oh. Bala ko sana silang sparring. Nanay versus nanay. Baka ano, baka mamaya o bukas. Pinapalakas ko muna sila eh, kaya pinainom ko muna sila ngayon ng gatas. Ayan siya guys, oh.
Parang magka-match nga lang sila eh. Parehas lang sila ng lucky. Ayan, try na natin tong isa pang bulak na may gatas. Sana inumin niya, no? Inumin niya rin kagaya ng isa. Gising, gising ka. Gising ka muna, may gatas. Uy, lumabas. Lumabas. Lumabas yung ano natin. Ang ganda ng lakad, no? Nag-aala 1, 2, 3 na yung lakad niya. Parang mahirapan tayo nito, guys, no? Kasi lumabas siya sa kanyang pitak. Paano kaya pag itry natin yung second na option ng pagpapainom ng gatas? Yung sa stick lang natin ilagay yung gatas, guys, no? Try kaya natin, baka mag-work yun. Hirap. Yan, guys. Tingnan natin kung iinumin niya ba yan. Pag malapitan niya na. Uy, hindi. Dinaanan lang. Uy. Hindi ininom. Balik natin siya sa pitak. Balik natin siya sa pitak, guys. Grabe, ang kapal ng galamay, oh. Tsaka mabalbon. Balik natin siya dito. Baka inumin niya na to. Hirap. Lipat kaya natin tong bulak sa bandang to. Para mas malaki yung space niya. Na. Yun na, guys, oh. Sapilitan. Sapilitan ng pagpapainom. Pero kinagat niya naman yung bulak. So nakasip-sip na rin siguro to, no? Ayan. Tingnan natin mamaya kung sinipsip niya na ba yung bulak na may gatas. So silipin ulit natin yung isa, yung itiman, kung patuloy pa rin ba siyang uminom ng gatas. Yun. Buti pa tong itiman, no? Patuloy pa rin siya sa pagsipsip ng gatas. Yan, hiyanang muna natin sila, no? Silipin uli natin. Yun, no? Gagambang mais. Napilitan siyang uminom ng gatas kasi may parang natapon yung ibang gatas na nagmula dito. Naramihan ko lang kasi yung gatas. Kakababad natin sa gatas dun sa lalagyan. Kaya medyo dumami yung gatas, no? Tapos tumapon dito sa lalagyan niya. Inapilitan siyang inumin.
Yan guys, oh. Sa pilitan ng pagpapainom ng gatas kasi gusto niya lumabas eh. Kaya sinubukan ko siyang pigilan sa pamamagitan ng pagharang ng kinalaki ko. Tapos ayun, kinagat niya yung ano, yung bulak. Nakainom na yun siya. Tumalikod oh. Tiinis. Sana humarap siya. Tingnan natin to bukas kung marami ba silang nainom. Kasi malalaman natin yan sa kanilang ano, sa kanilang katawan. O maliit po kasi yung katawan nila. Oh. Dahil bago lang silang nanganak. O ng itlog. So bukas pag medyo bumotsog yung tiyan niya. Ibig sabihin, nakainom sila ng maraming gatas. So update ko na lang kayo sa susunod na video ko guys. At abangan nyo nga pala, ilalaban natin itong dalawang pinainom natin ng gatas ngayong gabi. No? Susubukan natin sila na i-sparring. At syempre, huwag natin kalimutang ilagay sa refrigerator. Especially sa freezer ang ating natirang gatas. Upang may magamit pa tayo sa susunod na pagpapakain o pagpapainom natin sa ibang mga gagamba. Hello, magandang araw sa inyong lahat guys. Update muna tayo no, sa ating mga G na pinainom natin ng gatas kagabi. So, tingnan natin guys kung nakasipsip pa sila ng gatas para ano naman, may update tayo sa ating mga G kung effective ba yung pagpapainom natin ng gatas sa ganoong paraan. Uy! Wow! Meron nga oh, lumaki yung tiyan niya no? Ubos yung ano, yung gatas na nandito sa bulak. Tingnan nyo man guys, lumaki talaga yung tiyan niya. Bumotsog talaga no? Gustong gusto pala talaga ng mga gagamba natin ng gatas. Tingnan natin yung isa, yung itima na gagamba. Uy, bumutsog din. Kakapangitlog pa nga lang nito. Baka mangingitlog na naman to sa susunod na araw o sa next week. Pero gatas lang yung laman ng tiyan nito nila guys. Butsog din oh. Yun, effective yung pagpapainom natin ng gatas guys. Kaya sana subukan nyo na rin. Gustong gusto pala ng G natin yung gatas no. Lumakas nga sila no. Kitang kita sa katawan guys oh. Wow. Plano sana natin silang ipag-sparring guys no. Kagaya ng ipinangako ko sa inyo kagabi. Kaya lang mukhang mahirapan tayong gawin yan ngayon. Kasi bumotsog sila pareho. Yan oh. Nasarapan sa pag-inom ng gatas. Baka sa susunod na lang pag lumiit na ulit yung siya nila no, papasparing tayo sa kanila para makita na natin kung sino ba talaga ang magaling sa kanilang dalawa. Subukan din natin palakarin tong gagambang mais guys. So feeling ko mas bumotsog talaga yung black knight natin no, yung utiman. Tingnan natin yung lakad nito. Wait lang guys, ito na. Palabasin na natin ang gagapang bais natin. Yun. Ganda rin oh. Wow. Uy. Klarong klaro yung gata sa ipot niya guys oh. Yun. Papalakarin natin siya. Bumotsog talaga. Baka sa susunod ng mga araw o susunod na linggo mangingitlog na naman to. Bumotsog din pala siya guys, kagaya ng ano, mas butsog pa yata to ah kaysa dun sa ano. Akala ko mas butsog yung itima natin, parang siya pa nga yung mas bumotsog eh. Yun ah, laki-laki. Mangingitlog naman siguro to.
Yun, nahulog. Buti na lang. Kuha ko pa. Balik na natin sila, guys. Yan lang muna yung update natin, no? Bilis pala silang lumaki kapag pinainom ng gatas. Kita nyo naman yung result. Baka ililipat na naman natin to sila sa medyo malaking lalagayan para hindi sila mahirapan sa pag-itlog. Yun na muna, guys. So, yun, guys, yung update natin. Hopefully, patuloy pa rin kayo sa pag-subscribe. I mean, sa pag-support sa channel na ito. At sa abot ng aking mga kaya, gagawa pa rin tayo ulit ng vlog patungkol sa mga gagamba natin, no? So, comment nyo lang kung anong gusto nyong request para naman may content natin sa susunod na mga videos. So, that's it, guys. Paalam.